ano pang trabaho nila dito, talagang kung talagang gusto nilang ma-improve yung buhay nila, mag-aral sila ng course. Kahit maliit pa man yan, at least meron silang something to na certificate. Hello mga ka-Global! Welcome to another episode of the Global Filipino Magazine. Dito sa ating kwento ng tagumpay. At this is something special for me because with me right now is a fellow kababayan. Parang kamag-anak pa nga, magkamag-anak pa nga kami that we finally found each other here in the UAE, di ba? Yeah. She is so, ano, her story is really inspiring. At marami kayong mapupulot ng mga gandang lesson. Because kasama natin ngayon ang co-founder ng RJ Environment and Green Building Consultant, Ms. Ronnet Closa. Hey, welcome sa Global Filipino Magazine. Ang ganda naman ng ating pagtatagpo, di ba? Oh, you are from Abu Dhabi, we're from Dubai. Yes. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Yeah. Di ba? Kamusta? Okay lang po. Kamusta ga? Ay, nakto. Ayos na ayos eh. We have a common denominator because we both came from a town, province in Batangas. Ako sa Lubo, siya sa ano? Sa Lubo also. Sa Lubo din ang mga Closa, di ba? Yeah. Ba't namamayagpag ka dito, ha? Magkapit-bahay. Gaano katagal ka na dito? Actually, I came here 2006. 2006? Yes. Then almost 15 years. 16. Tagal so, na, almost, no? Yes. Pero ano, yun sa 16 years kong yun, lumipat pa rin ako ng ibang country. But you started in Abu Dhabi? No. Dubai? No. Saan? Nag-start ako sa Taiwan. Ah, okay. Yeah, after my college, so I flew again to Taiwan. Okay. Then after that one, so I started to work there. Pero nagtapos ka ng chemical? Yes, chemical engineering. Chemical engineering, yeah, and you are a chemist. Ano man tawag doon? Chemical engineer. Ayan. Yes. So, bakit ganong course ang kinuha mo? Actually, sa family po namin, since galing kami sa mahirap, and then yung tatay namin is talagang decidido siya na patapusin kami magkakapatid. Dahil mahirap lang yung family ng kinalakhan namin. Kumakahirap. Ganong kahirap ang sinasabi mong mahirap? Not totally mahirap siya, pero talagang yung ano lang, kumakain din kami 3 times average. A day. Pero nasa average lang, below average. Ah, talaga? Yes. Ang tatay ko is driver. Ang inay ko nung panahon yan is lavandera. Uh-huh. Yeah. So, kaming magkakapatid is 5 kami. Uh-huh. Then, lumaki kami sa Talahid, Pandayan. Okay. Then, nung time na yon is, so, kung nga mahirap kami, ang mga tatay namin nasa more than 18 magkakapatid. Uh-huh. Yon. So, pinakita ng tatay ko na kakayanin niya na patapusin kami magkakapatid. Na mag-engineer. Okay. Yun. Engineer kayo lahat? Lahat kami engineer. Grabe, yeah. Family of engineers. So, ginawa ng tatay ko, iniwan kami magkakapatid sa probinsya. So, nagpunta sila ng city para doon sila maghanap buhay. Then, ang hanap buhay nila is nagtitinda sila ng kakanin. Like, halayang ube, biko. Yung biko, yung something like that. Yung mga kakanin. Kayo nagbenta ka rin? Yeah. Actually, nung kami maliliit pa, I was started na magtinda ako ng ice candy. Magtitinda yeah. ako ng ice candy, yung may cooler. Yes, tinuruan ako ng tatay namin, kami magkakapatid. Actually, nag-start siya kay kuya ko. Then kaming lahat ng magkakapatid, tinuruan kami. Nag-start kami sa 10 ice candy. Then, dumagdag. Then, ako yung pinaka, kuya ko at saka ako yung pinaka parang boy sa aming magkakapatid. Okay. Kasi, ano lagi, every day yon nag-ice candy kami. Simula 6 years old ako. Anong ginagawa mo? Halimbawa, marunong ka ba magtimpla? Ikaw ba ikaw? No. Nag-aangkat kami sa inyo, sa Lubo. Ah, talaga? Pumupunta ako, gumigising kami ng 5 a.m. ng kuya ko. Nagbabike kami ng mabilis doon. And then, pinapatungan na lang? Yeah, konti lang. For example, angkat namin is 50 centavos. Then gagawin namin sometimes 75 okay. or piso. Ganon, piso nung panahong yon. Talaga, malaking bagay yes, na yon. Yes, as in talaga.
Tapos mga 100 ice candy yung kasya doon sa color. So masasabi mo si ice candy nakatulong sa pagtatapos? Not exactly kasi marami kasi pa. Kasi tatay ko, inay ko, nasa city sila, nagtatrabaho din sila. Kami magkakapatid, naghahanap buhay kami ng amin. Oo, no? Para sa amin lang, anong pangangailangan namin? Kasi hindi ako lumaki na yung mga... Eh, di ba naglalabas si nanay, nagdadrive si tatay? Actually, nung tapos na yon. Okay. Kaya yun yung naging start ng tatay at inay ko na mag-push silang magpunta ng city kasi alam mo naman sa probinsya, di ba? Yung nakaano sa kanila yung sabi ng mga kamag-anak ng mga ibang tao na ay hindi hanggang dyan na lang kayo. Yan. Oo, yung mga anak ng mga yan, katulong lang yan. Diba? Ganun yun, ganun sabi. Na-instill sa mind mo ngayon, yes. At yun maaari ang nagpalakas ng loob, di ba? Yun ang nagpalakas ng loob sa tatay namin, inay namin, kaya nag-pursigit. Si tatay at nanay, nasa na ngayon? Tatay na sila. Nakatikim ba sila ng ginhawa? Si nanay ko nakatikim, nakapunta sila dito almost 3 to 4 times si nanay ko. Pero si tatay ko, 2006, binawian na siya ng buhay. At least, di ba? So ngayon, the 5 of the siblings, inhinyero. Yes. Nasa iba't ibang lugar. Ikaw nasa UAE, Tatlo kami nandito. Tatlo kayo nandito, yes. Yung iba. Yung kapatid kong isa, namatay na rin. Okay. Tapos yung kuya ko, nasa ibang bansa din. Okay. So now, being a consultant of this firm, ano yung mga pagbabago sa buhay mo? Napakalaki ng pagbabago sa buhay ko. From ice candy, then nagsikap ako para kung paano ko mamomotivate yung sarili ko, kung paano ko iaangat yung sarili ko, and then kung paano ko makakatulong sa family ko especially. Kasi alam mo naman sa family namin, kailangan talaga sa atin, di ba? Tutulungan talaga ang family namin. So, ang ginawa ko sa sarili ko is nakipagkaibigan ako sa mga katrabaho ko, sa boss ko. Kung saan ako natanggap, doon ako parang iniinit. Pero may relasyon ba yung tinapos mo sa trabaho mo ngayon? Now, yes. Pero nung nag-start ako, hindi. Wala. Uh-oh. Kasi wala. Hindi. Paano ka nag-start before you become consultant? Ano yung mataas na kaagad ba? Consultant na kaagad? No. Nag-start ako, di ba? 2003, pagka-graduate ko, nagpunta na ako ng Taiwan. Okay. Then, almost 3 years ako nag-work doon as a technical assistant. Then, after that one, umuwi ako ng Pilipinas kasi ang tatay ko may sakit noon. So, pag-uwi ko noon, within 1 month, namatay na siya. Okay. Yun. Ano sa atin? Yun. Then, after that one, kinuha ako ng kapatid ko, yung sister ko sunod sa akin dito. Kasi dito siya sa Saudi last time. Then, nung makuha niya ako, nag-start ako maghanap ng work dito. Which is, marami din tumulong sa akin noong time na yon. Kaya nga, before you became a consultant, because that's your current job now, ano yung ginawa mo? Paano yung stepping stone na-experience mo? Safety engineer ako. Ah, doon na kaagad? Oo. Hindi ka na doon sa mababa? No. Diretso ka na? Almost lahat ako, chemical engineer, yung start ko dito. General chemical engineer. Then after that, nag-safety ako. Huh? Which is yung safety kong yun, kung saan-saan ang company. Pero pagka sa Dubai o sa UAE, pag sinabi mong engineer, categorized as malaki ang sweldo niyan, di ba? No, before no. Nag-start ako sa 1,500. Talaga? Yeah. But that was... years 2006. Back, na malaki yung yung value noon, di ba? Oo. So ano bago sa buhay ni Ronnet? Ay, grabe. Dahil ibang-iba na. Yes. Na babaliktanawan mo na lang yung buhay mo na pinagmulan, di ba? Hindi naman ako talaga kuan. Nilalab ko lang yung aking work. Kung ano lang yung... Passionate ka? Passionate lang talaga ako. Love ko lang mga katrabaho ko, yung aking trabaho. Gawa lang ako ng gawa ganun. Hanggang sa lagi nilang na-appreciate yung trabaho ko. Binibigyan nila ako ng mga appreciation award. Yes. You mentioned about awards. Ano yung mga achievements na to? Because these achievements keep you going, di ba? Yes. So ano yung mga, may isang oras ba tayong isa-isahin natin to? Actually, sa dami? Mga, kada company, may mga achievement na ako. Sa daming company na yun, may mga achievement ako. For example, sa Al-Ain Municipality, naka-receive din ako ng award doon. Al-Ain Municipality? Yeah, may project kami doon yung pipeline from City of Al-Ain to boundary of Oman. Yun. So naka-receive din ako ng appreciation award doon. Then follow that one, doon naman sa iba naming companies, so waste management, naka-receive din ako ng award doon. And then currently ngayon,
maraming dito sa company kong to ngayon na pinagtatrabahuhan, which is ang daming achievement. Talagang dito ko nahasay ba yung aking pagka-engineer, yung passion ko, yung love ko, yung talagang gusto ko sa trabaho. Yung nagbibisit ako sa lahat ng projects namin. Ang hawak kong project is more than 10. Wow! Ano yung mga projects na to? More on villas, high-rise building, and yeah, mostly ganun lahat. Galing, no? Oo. So, hawak ko ang, dito sa Dubai, hawak ko ay mga 10 projects, more than 10 projects. Basta so, ano ka? Ikot ka? Yeah. In 1 week, kailangan kong, hindi naman na totally kailangan, basta, inano ko lang sa sarili ko, gusto kong pumunta, makabisit kahit isa, dalawang projects sa Dubai. Mm-hmm. At least para makapagawa ng report, kung ano na situation, kung ano na yung mga updates, progress ng project. Ano yung feeling, Ronnet, kapag ka ikaw ay nare-recognize at na-appreciate yung ginagawa mo? Sobrang saya ko, and then much more namomotivate ako. Yun, di ba? Yeah, yun lang ang ano kung gusto ko, yung na-appreciate yung trabaho ko, yung sabi mo sa akin, wow, great job, good job. It matters to us, di ba? Yes, especially kung ma-appreciate ka ng client na talagang ano, tapos government. Kasi mostly government yung aking kaano eh. Oh. Oo, involved ako sa environmental government ng Abu Dhabi, ng Dubai. Yeah, so mostly sila din yung nag-guide sa akin kung paano ko i- So you have the best of the best database, di ba? Kasi almost. Government, pagkatapos malalaking companies, clients, pagkatapos malalaking clients, malalaking developer, Did you ever imagine before, nung nasa Pilipinas ka pa lang, nag-aangkat ka ng ice candy, na mararating mo yung ganitong ano, tugatog ng tagumpay? Kasi ako, kuya, alam mo, nangarap talaga akong mag-abroad. Sabi ko, gusto ko rin ka akong, kasi tumitingala ako sa langit, sabi ko, sana one day ka ako, makasakay din ako doon sa airplane. Sa aeroplano? Oo, sabi ko ganun. And then sabi ko, sana, kasi di ba mga kamag-anak natin, mostly nag-a-abroad din, yung mga taga-Saudi, ganun. Sabi ko, sana ka ako dumating yung time na ako, makabili din ako ng chocolate. Oo, talaga? Kasi ba naman, natandaan ko nung maliit pa ako ba naman, di ba yung mga kamag-anak na galing ano, minsan tinatago lang talaga nila yung chocolate nila. Hindi namimigay, may magano ka mag-anak na nasa abroad, di ba? O bibigyan ka konti lang. Ako naman, nung unang panahon, pag may mga kamag-anak akong mga mayayaman uuwi ng Pilipinas, ako naman, pag nasa CR sila o nasa kwarto, sinusukat ko yung mga chinelas nilang mamahalin. Ganon ka ba nun? Oo, kami hindi. Kahit nga yung mga taga-Manila namin kamag-anak, pag umuwi siya na lang probinsya noon, di ba yung mga chichiriyang magaganda ang design? Ang packaging. Oo, yung mga ganon. Alam mo sila, bibigyan lahat ng mga kamag-anak ang mga bata. Kami nakaganon lang. Talaga? Yun ang nagpatibay ng kalooban mo para marating mo yung mga na-achieve mo ngayon. Yes. Oh. So you have a different kind of life now compared from years back when you were still in the Philippines during your young age. Ngayon, ang ganda ng sitwasyon, ang buhay mo dito sa gitnang silangan. Ano pa ang pangarap ni Ronnet? Engineer Ronnet Closa. Actually, ang pangarap ko is yun nga sa company namin ng anak ko. Yeah, nag-establish kami last year ng R&J, which is Ronnet and James, my son. Mm-hmm. Yeah, so in-establish ko siya last year. Since ito naman is in line with my career nga now, and then I have so many clients and the friends who is also in the encouraging me to motivate more and enhance more my capabilities and my experience. Mm-hmm. So sometimes they are asking me that if ever that I can able to help them. Mm-hmm. So I said, why not, right? Mm-hmm. So I have so many friends, they asking me to help them. Kaya nga, diba? Without
without payment. Oh, so paano? Just only help only with them. I'm doing it. You're willing to do that? Yes, yes, yes. As much as I can help them, I'm helping them. Oh, may advocacy ka ba ginagawa para tulong sa Pilipinas, tulong sa... Yeah, no, I don't have any advocacy. But just only sa akin lang sarili is, for example, nung nagbagyo sa atin okay. sa Lubo, di ba? Almost na wash out yung ano, and then yung pandemic. Namigay ako sa amin ng kada lahat ng bahay. Sa Talaheb? And also other barangay. Oh. So, start ng Ilihan hanggang dun sa amin. Ano binibigay mo? Pumunta dun sa inyo doon. Oo. Bye-bye ano dati. Tanong ko yung kapatid ko kung nakatanggap. Pero sa amin, may sumundo sa amin doon, namigay ako ng, kasi nga, di ba pandemic nga, namigay ako ng bigas at saka tigigisang manok na buhay. Kasi, buhay ang binili ko. Kasi sabi ko, kung patay, ang bibili kayo ko, baka mamaya sabi saka walang ref, walang kuryente, walang ano. Bahala na kayo. Bahala na kayo kung patay kung anong gusto na ano, di ba? So yun, ang pinamigay ko sa mga ano na. Ganda, sa mga taga ano. Then December, in-arrange ko naman yung pamimigay ng gift sa mga taga-amin din doon. Nag-arrange naman noon is mga kaklase ko nung high school. Okay. Sabi ko doon is it okay ka kung giving tayo sa mga ano natin? Uh-oh. Sabi na, why not? Sabi ganoon. Oh, sige. Ayun, in-arrange nila. So, nagbigay na lang ako ng pera. Then, sila na yun, tuwan-tuwa naman sila. Galing, no? It's coming from your heart. Yes, yes. Okay, so sa lahat ng mga ano natin, na-encounter natin sa buhay, the trials, challenges na na-surpass natin, ano yung learnings na pwede mong maibahagi sa mga nanonood sa atin ngayon na pwede nilang kapulutan ng aral? Actually, simple lang naman. Just, love your work. Mm-hmm. Then, respect the other person also. And then, go lang sa kung ano yung pangarap mm-hmm. na. Kahit ano pa yan, just go lang siya. Basta to achieve your goal. Mm-hmm. Sa mga OFW na parang yung matagal na sila nag-a-abroad, katulad mo, uh-oh. 10 years mahigit, mm-hmm. pero hindi pa rin nila nakakamit ang kanilang mga pangarap. Kung hindi man nila nakakamit sa ngayon, kailangan nilang mag-find ng another way. Mm. First is as God kung ano yung ano, yung wisdom na ibibigay sa kanila kasi ganun ang ginawa ko So, Lord, ano pa ba yung dapat? Ano po ba yung dapat kong gawin? Kung itong gagawin kong to is okay ba sa'yo or hindi? Pag may mga sign, ginagawa ko. Mm-hmm. Yung pag walang sign, waiting, hindi talaga siya para sa akin. So, yun yung inaano ko na one na ginagawa ko talaga na para matupad ko yung mga pangarap ko. And then, dun naman sa mga iba nating mga kababayan, if ever na ganun yung mga sitwasyon, kung halimbawa, find na yung mga kababayan natin na pwedeng mag-encourage sa kanila into a good way. Especially sa church, sa mga professionalism, tapos mag-involve sila sa mga professional na tao na pwedeng makatulong sa kanya para mag-improve yung kanilang knowledge, then experience, mm-hmm. and especially mag-take sila ng mga courses. Mm-hmm. Kasi yun ang most important dito at sa UAP. At ganun kahalaga ang edukasyon, yes, di ba? Like what FI, the Filipino Institute, is doing. Yes, no? yes. To educate yeah. yung mga kababayan natin na nandito sa gitna sila. Kahit ano pang trabaho nila dito, talagang kung talagang gusto nilang ma-improve yung buhay nila, mag-aral sila ng course. Kahit maliit pa man yan, at least meron silang something to na certificate na ano. Just like me now, nag-aaral ako ng master degree ko. Wow! Yeah. So, I'm taking master in urban planning and design. Mm. So, next year, hoping, makakagraduate na rin po ako. Okay, maraming salamat. Actually, yes. All the way from Abu Dhabi because they're based in Abu Dhabi. But Ronnet, Engineer Ronnet Closa is always traveling around, especially around in Dubai. The UAE. And God is so good na pinagtagpo tayo dito. Yeah. Mga kababayan sa mga taga-Lubo, Batangas. Ayan. Oo, sige. Maraming salamat, everyone. Thanks for always tuning in. I-share and like this video. At marami pa tayong mga pag-uusapan pagdating ng tamang panahon. Bye, everyone. God bless and stay safe. Thank you so much.